Hi guys! It's me, Naurolites TV. Ay, muli na naman pong nagbabalik sa inyo. Ayan guys, at muli na naman pong may isang natuklasan na naman po sa ating watermelon. Ayan guys, nakita nyo naman ba uli ang ating watermelon? Ayan. Ngayon naman guys, ang gagawin natin sa watermelon na ito, kung last na ginawa ko guys, ay ginisa natin ang ating balat ng watermelon. At ngayon naman guys, ay ang aking natutunan ay kung pwede rin pala guys, gawing pickles ang ating watermelon. Ayan guys, at samahan nyo ako kung paano natin gagawin ang pickles watermelon. Ayan, ayan. Babalatan uli natin. Itinatapon lang natin ang mga balat ng watermelon, hindi ba? Pero ito pala ay pwede natin madami pala tayo pwedeng gamitin at pwede natin mapakinabangan sa ating balat ng watermelon. Sa balat ng watermelon ay makakagawa tayo ng iba't ibang bagay na pwede natin gawin na gamit ang balat ng watermelon. Ayan guys, ang balat ng watermelon, ganito lang siya. Ayan, kagaya lang din ang iniluto ko dati last week. I think last week yun. Guys, ayan na ang ating balat ng watermelon. Ayan at ating hihiwain. Ayan guys, ang gagawin natin sa kanya ay square-square lang natin ang balat natin sa ating watermelon para maging ano siya, crunchy siya mga guys kapag kakinain natin. Ayan. At pang-alis umay sa ating mga kinakain. Ayan, maganda guys ito. Kaya nga guys, ano pa, diba? Hindi natin alam na napakarami palang pwedeng gawin sa ating balat ng pakwan. Ayan, binabaliwala lang natin guys ang ating balat ng pakwan. Ay marami pala tayo mapagkukunan at magagawang pakinabang natin sa ating balat ng pakwan. Ito na guys ang ating nahiwa na watermelon. Guys, ayan ang ating mga sangkap na ipinrepair. Meron tayong sugar, meron tayong butter, meron tayong chili flakes, meron tayong pamintang buo, meron tayong apple cider vinegar, and then meron tayong salt. At syempre, number one sa ating ingredients ay ang ating gagawing pickled watermelon. Gagawin natin siyang crunchy, sweet siya, at medyo spicy. Ayan guys, at umpisahan na natin ating mga sangkap na kung paano natin gagawin ang ating pickled watermelon. Ayan guys, yan lamang po ang ating mga sangkap. Okay guys, at umpisahan na natin kung paano natin ilagay muna natin guys ang ating tubig, ang ating water sa ating kaserola. Ayan. At isunod natin ating chili. Ayan. At isunod na rin natin guys ang ating pepper. Ayan, yung buo. At ilagay na rin natin ang ating salt. Ayan. At ilagay na rin natin ang ating sugar. Ayan. At syempre, ang ating apple cider vinegar. Ayan. Para parang atsara rin siya na gamit lang natin ay watermelon. Ayan na guys, ang ating sauce na pinapakuluan. Ayan. Hintayin lang natin siya na kumulo ng linya. Ayan guys, okay na siguro siya. Ayan. Ayan, wala na yung asukal. Lusaw na yung asukal. Ayan, ayan guys. Ayan, hanggang pinapalamig natin siya guys ay ilagay na. Ayan guys, after 30 minutes ay lumamig na ang ating panglagay sa ating pickles watermelon. Ayan guys, eto at lumamig na siya at ilalagay na natin ang ibubuhos na natin ang ating pang sauce na niya. Ayan lang guys, ganyan lang yung pickled crunchy watermelon. Pan lang natin guys. Guys, ay mas maganda baliktarin natin siya ganyan. Ayan. Kasi yung nasa ilalim na yan, kailangan siya yung manuot. Dahil itong nasa ibabaw ay, di ba pag itinuod natin siyang ganon, itong nasa ibabaw ang magkakalasa at ang ating pickled watermelon. Ito ay titigman na natin ang ating homemade pickles watermelon. Ayan guys, itong pickles watermelon guys, masarap ito na pampaalis umay sa ating mga kinakain. Ting homemade pickles watermelon. Ayan.
Kaya mga guys, mapapakinabangan natin ang ating balat ng pakwan. Kaya wag nating itatapon. Ayan guys, ito na at napaka mukhang masarap. Ayan, titikman natin siya kung crunchy pa rin siya. Ayan, kung crunchy at titikman din natin yung tama ba yung asin niya, yung panis niya, yung panghang niya. Napaka-simpleng gawin guys, napakadali at saka siyempre hindi ba, patapon na talaga siya eh, pero hindi pala at ito pala ay mapapakinabangan pa natin. Ayan, diba maganda din sa ating katawan ang watermelon. Ayan guys, at siyempre ilagay din natin sa rep. Pag inilagay natin guys siya sa rep ay lagi natin ibabaliktad na ganyan para, ayan guys, ganyan ang pag-ano para tumiin yung lasa. Ayan guys, at titingnan natin ang ating pickles watermelon. Ayan. Crunchy pa rin siya guys. Yung asin niya, yung tamis niya, yung anghang niya ay naghalo-halo guys. Kaya napakasarap sa ating panglasa. Ayan lamang guys. Kung may natutunan kayo sa isinier ko sa inyo ngayon, ay don't forget to subscribe and click the bell button na rin para ma-notify nyo ang mga susunod ko pang mga video. And like and share na rin mga guys. Ayan. God bless natin lahat. Ayan guys, itry nyo na rin ang paggawa ng pickled watermelon. At sigurado hindi ako mapapahiya sa inyo na napakasarap nito. Hanggang sa muli. Bye-bye!